Manay! Ah! Aba, maaga ka sa pwesto mo, ha? Nako, dapat. Kailangan para maging mayaman ulit ako. Oy, Manay, may bago akong chika sa'yo tungkol sa mga housemate ko. Ha? Noy, tulungan mo ako dito. Huwag ka nang pag-chismisan. Ah, ganyan, nakatimangot yan. Parang, Roda, tigilan mo ako. Nananahimik ako dito. Tinan mo, aboridong-aborido. Ba't ganyan? Naku, Roda, huwag mo na nga asari si Tindeng. Ay, naku, ayaw. May balisong niya sa bulsa niya. Bahala ka kung ayaw mo. Diyos ko. Noy, dito ka na. Huwag ka nang pag-chismisan. Okay lang. Kung ayaw mo ng chika, ayaw mo naman very fresh. Ang mga chikanenes ko ipapakita sa'yo at malalaman mo. This morning, kung ayaw mo, huwag mo na, day. Nakakaloka kung ayaw. Do you wish? Ano, latest? Akala ko ba ayaw mo? Ay, alam mo, naku, maagang umalis ang aking mga housemate. Pupunta daw doon sa hearing, sa korte ng anak nilang kriminal. Naku, baka naman mahatulan si Edwin. Makulong yun. Eh, ang kalabasan nun eh, itaas naman ni Marcy ang upa namin dito. Hindi, maganda nga mahatulan yun. Para may reunion, ang apong kriminal ni Tindeng at ang kriminal na anak ni Marcy. Why don't you join, Tindeng? Tumigil ka na nga, Ma. Ay, ayan na naman. Diyos ko dahil kung hari ng mga gulay, nakakaloka ka. Tumigil ka na nga, Manay. Ito, magtinda-tinda kayo! Chismoso mo kasi. May kinento sa akin si Marites kanina. Na may nag-abot ng pera dun sa nanay ni Enteng. Kaibigan ni Tanggol. Nasabi, eh, galing mismo sa anak niya nakakulong ang pera. Ang ginawa ko, pinuntahan ko si Aling Mirna mismo para alamin kung ano talaga nangyari. Sino daw ang nag-abot ng pera? Babae daw eh, pero hindi niya kilala. Pare, baka si Chief Espinas yun. Hindi, bata raw eh. Pare, nalaman din ni Marites na may nag-iwan ng pera sa bahay. Sa tingin ko si Tanggol yun. Sabi ni Tindeng, hindi niya raw nakita. Pero hindi naman aamin si Tinding na ang kutob ko si Tanggol na nang iwan ang pera doon. Pare, hindi pa tayo sigurado kung si Tanggol nga yun. Mukha ba, Mando? Sino pa pwede mag-iwan ng pera kay Tinding kundi si Tanggol lang? Kaya nga mas dapat bilisan natin ang investigasyon natin dahil kung hindi, kagaw at kagawa ng krimine si Tanggol dito sa labas kung totoo nga pinapalabas siya sa koreksyonal. Bakit ang tagal hindi bumalik ni Tanggol? Anong pakialam mo? Binigyan kami ng misyon ni Chief Espinas. Siguro pumalpak kayo sa misyon nyo, no? Kaya hindi kayo nakabalik agad dito. Oy! Kayo! Kayo lang yung pumapalpak. Huwag nyo kami itulad sa inyo. Ay, bakit kahapon lang kayo bumalik? Hindi nyo pa kasama ang tropa ni Tanggol. Eh, baka naman kasi meron silang naging sariling lakad. At malamang, nagtangka kayong magtanan, no? Kayo, ang aga-aga sinisira nyo yung araw ko. Lumayas nga kayo dito. Alis! Tabos, sagutin mo ako. Lumakad ba kayo na Tanggol? May nangyari ba sa inyo? Hmm? Alam mo, Bong, wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung saan ako pupunta, kung ano mangyayari sa akin. Dahil hindi kita syota. Ay! Teka! Huwag kang bastos pag kinakos kita. Tatandaan mo ito, Babos. Akin ka lang. Bitawan mo. Tumakso mo. Gago ka. Bitawan mo. Ah, nananakit ka. Mapalag ka. Ha? Bong, nagsasakit ako. Ang bango. Ito mga taga niya, di ba? Yeah.
Jeep Gabong, sa susunod na sasaktan mo pa si Bubbles, higit pa dyan matitikman mo! Talaga, ha? Uy! Alam mo, matanda ka. Hindi kita mapatulan, ha? Wala akong ipakita! Wala akong ipakita! Ha? Hindi mo nga't mayor ka, hindi kita mapatulan! Sakin niya! Sila ka! Dami mo tanong, kung gusto mo mabuhay, sumakay ka na! Ano? Uy. Salamat, ah. Pero sino ka? Bakit mo ako tinulungan? Sandali, sandali. Wala akong masamang intensyon. Nakakita lang ako ng babaeng nangangailangan ng tulong. Isip ko, dinala siya ng tadhana sa akin. Kaya tinulungan ko. Huwag mo nga akong gaguhin. Alam ko may kailangan ka sa akin. Anong hinahabol mo? Pera ko? Excuse me. Wala akong alam tungkol sa pera mo. Pero, kung gusto mo akong bayaran dahil sa pagsagip ko sa'yo, game ako para quits. Oh. Yan. Salamat. Ano pang ginagawa mo? Mas ka na. Teka. Paalisin mo ako nang hindi mo man lang inaalam yung pangalan ko. Paano kung kailanganin ulit yung tulong ko? Marcelo. Olga. Olga. Pakawalan mo ko. Parang awa mo na pakawalan mo ko. Hayop ka. Binigay ko sa'yo buong pagkatao ko. Buong puso ko. Tapos eto lang. Eto lang gagawin mo sa akin. Lolokohin mo lang ako? Di ako maloloko. Ilan na hindi ko nito talaga ko. Pinuntahan ko ang pamilya ng biktima mo. At lahat ng babaeng yon naging nobya mo. At tinangayal mo ng pera. Oo. Sige, magagancho na ako. Maniwala ka, Olga. Sa'yo, hindi. Hindi ko planado na magkasalubong ang landas natin. Totoong tadaan na nagdala yung sa'yo sa'kin. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo, Olga. Mahal kita! Ayoko pa rin ako kasi napahingan mo! Ako to. Tuluyan mo na yan, Olga! Huwag kang tatanga-tanga! Ako to. Mano po, Nay. Mano po, Tay. Sige, po doon. Ano? Bubbles, bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo naman sila pinatulan? Eh, kasi naman ho, Binabasta sila yung kaibigan kong babae. Di ko naman pwedeng pabayaan yun. Ay, naku, naiintindihan namin yun, Bubbles. Pero, hindi ka na bata.
Dalaga ka na, hindi na pwede yung asta-astang ganun. Hindi na pwede tulog, oh. Eh, sila ho'y nagpapapansin at nanggugulo sa amin. Talagang papalagan ko sila. Uminom ka muna tubig. Uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Manukula. Awahan ka ng Diyos. Ay, makinig ka sa akin, ha. Huwag mo nang gagawin yun, ha. Lalaga ka na, hindi mo na kailangan makipag-away. Eh, paano kasi itong si Celso, lumaking yang sobrang matapang. Kaya ayan, si Bubbles, palaban din. Para naman po sa kabutihan, Bubbles yun, dahil siya ang ating prinsesa. Paano niya kung wala tayo? Paano niya po protektahan yung sarili niya? Pero naman, Bubbles, huwag ka naman masyadong takaw gulo. Elo, wala naman masama sa pagiging matapang at palaban, di ba? Oo. Ay, oo na. Talagang manang-mana sa'yo ang batang yan, Celso. Kamusta na ang anak ko? Yun, matapang palaban. Matigas ang ulo katulad niya, Ma'am Olga. Pag kulang, sabihan mo lang ako. Oh, ang dami nito. Kulang pa yan. Palatukan. Chief. Ano to? Sino yan? Chief Espina, si Ma'am Olga po. Siya yung kausap natin sa labas. Interesado kay Tanggol. Ikaw pala yun. Ang kailangan natin. Wala naman po, Chief. Gusto ko lang kamustahin si Tanggol. Hindi na kasi sinasagot ni Balatukan ng mga tawag ko, eh. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng ipakita si Tanggol sa'yo ngayon. Nagkakabilangan sa taas, eh. Baka mamaya sumabik kami. Chief, huwag niyo na akong paligoy-liguyin pa. Niloloko niyo na ako, eh. Ano ibig mo sabihin? Hindi kaya wala dito si Tanggol? Ma'am, nagkakamali ko kayo. Nandito ko si Tanggol. Tunayan niyo, kalalabas na ng Bartolina, eh. Dahil dinisiplina ni Chief Espinas. Matigas kasi ang ulo. Yun pong ginagawa sa mga taong pasimuno ng gulo dito. Ako ba yan? Pwede ko ba makita? Hindi. Ano, pag gusto mo makita, gusto mo makita? Ora-orada? Bawal nga eh. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, babalik namin yung pera mo. Chief, maayos akong nakikipag-transaksyon sa inyo. Kapag nalaman ko na tinatarantado ninyo ako, sisiguraduhin ko sa inyo lahat kayo matatanggal sa pwesto. Araw-araw, pagising pa lang namin, mga halang na bituka na nakakaharap namin. Huwag mo akong tinatakot. Nagkakamali ka ng babanggain mo. Hindi kita tinatakot. Dahil lahat ng sinasabi ko, ginagawa ko. Ma'am Olga, huwag kayong mag-alala. Ligtas si Tanggol dito. Hindi na kami makapuwang na dahil utos sa taas. Hayaan niyo pagka nagkaluwagan. Ako mismo agad ang tatawag sa inyo. Siguraduhin mo lang, Balatukan. Sinisiguro ko. Dahil kapag hindi nyo ginawa ang utos ko, magkakasungkan tayo. Lakas ng dating, ah. Chief, tinatakot tayo. Wala pang taong nakapagpanginig ng tuhod ko.
Maltukan. Chief. Ibalik mo ang pera ng babaeng yan. Dahil wala akong balak. Sorry sa kanya si Tanggol. Akin si Tanggol. Ayos ka lang ba? Siguro niya si Ibong! Gugulo na naman! Gugulo na!